Subukan mo nga itong lutuin sa bangus, siguradong pati tinikakainin mo. First time ko nga lang magluto nito pero nakuha ko agad. Matagal nga lang siyang lutuin pero talaga namang napakasarap. Bumili nga lang pala ako ng 2 pirasong bangus na tumimbang ng 1¼ kilo. Pinalinis ko na nga lang yan pero ako naghiwa para makuha ko yung gusto kong sukat. Hiniwa ko nga lang yan sa 6 na piraso. Kaya 12 lahat ng piraso yan. Pagkatapos ko ngang hiwain, ay hinugasan ko na din. Hanggang sa matanggal yung dugo at saka yung kaliskis. Yung karos naman hiniwa ko sa 2 klase. Isang flower shape at isang normal na pabilog. Nasa inyo na nga lang yan kung anong hiwa ang gusto nyo. Malapad na kaldero nga pala yung napili ko para mailagay ko namang ayos lahat ng ingredients. Inilagay ko na nga yung mga carrots na papilog. Tapos nilagay ko na din ang pamintang buo. Sunod ko na inilagay yung dahon ng laurel. Dinamihin ko na nga yung laurel para siguradong mabango. Siyempre hindi mawawala yung bangus. Isinanasan ko na nga lang yan ng maayos. Yung buntot nga pala ay hiniwa ko ulit kasi masyadong mahaba. Kaya naging 14 na piraso na lahat yan. Tapos nilagay ko naman tong carrots na flower shape sa ibabaw para magandang tingnan. Sinunod ko namang ilagay yung 4 na pirasong sili. Nilagay ko na nga din yung 1 boteng olive na nabili ko. Nilahat ko na nga lang yan kasi wala naman akong ibang paggagamitan yan. Naglagay na nga lang ulit ako ng pamintang buo dito sa ibabaw. Sunod naman na yung pamintang durog. Nilagyan ko na din ng iodized salt, tapos crystal salt naman o yung rock salt. Ibinuhos ko na nga itong olive oil dito sa kaldero. 1 liter yung nabili ko pero hindi ko naman naubos. Mga lampas sa kalahati lang siguro. Hanggang sa natakpan lang lahat yung bangus. Hindi na nga pala ako nakapaglagay dyan ng tubig kasi madami na yung olive oil na nalagay ko. Pagkatapos ko na nga iayos ang lahat ay nilagay ko na siya sa akalan. Sobrang hinang apoy nga lang pala dapat para siguradong hindi masunog. Every 15 minutes nga ay sinisilip ko nga yan kasi first time ko lang magluto niyan. Baka kasi maiga o madry pero hindi naman kasi madami naman nga yung olive oil na nilagay ko. Binaligtad ko nga lang yung 2 ulo ng bangus after 2 hours nung medyo bumaba na yung mantika para siguradong lumambot din siya. Pagkatapos nga ng 5 oras natin paghihintay ay luto na yung ating Spanish style bangus. Ready to serve na may kasamang mainit na kanin. Kaya ano pa, tikman na natin. Ito na nga, tikman na natin. 5 hours ko itong niluto. Spanish style bangus. Tara, tikman na natin. Ang lambot. Sarap. Perfect sa kanin. Tsaka yung oil niya masarap. Perfect yung sabaw. Sobrang lambot. Kain pati tinik. Sarap. Lambot. Sige, kain ko lahat ng tinik. Wala natira.